Oh, game. Yo, kamusta mga chief? Naka-record na pala eh. Alam niyo na, ang inyong lingkod. So, eto ano mga chief, andito tayo sa ating bagong episode ng Let's Watch Together na kung saan tayo matututo, magbibigay opinion, at kung ano-ano pa. So, eto mga chief, no? Eto ay spata natin mula siya sa channel ni Kuya Neon Flix. Ayan. So, biggest projects of Marcos administration. Build back better. June 29, 2022. So, madaming lumalabas na ano, no, yung mga magiging projects ni, ano, ni PBBM. So, eto, kasi iba yung kay Kuya, ano, Teacher Popong. So, siguro, eto, iba naman yung research ni Kuya Neon Flix. So, ispata natin mga chief. Biggest projects of Marcos administration. Build back better. Let's go! Welcome back dito sa channel natin. Natapos na nga ang Duterte administration at papasok na ang bagong administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang mga pinakamalalaking build projects na nasimulan ng Duterte administration ay mamanahin at ipagpapatuloy ng bagong administrasyon. Ang Unified Grand Central Station o Common Station para sa LRT1, MRT3 at MRT7 ay matatapos na. Inaasahan itong magbubukas ngayong July 2022. Oh, damn. Bali yung ano pala, no? Parang ano lang mga chief, parang continue game, kumbaga sa games, no? Continue game. Yung mga half finish na ano ng administrasyong Duterte, tatapusin ng administrasyong Marcos. Okay. Maganda to kasi 'di ba, yung syempre yung mga binibuild ng gobyerno is pangpaunlad ng bansa, ng mamamayan, 'di ba, yung magagamit ng publiko. So, bali yung Marcos administration na ang magtatapos ng lahat. Kasi nga continue game. Let's go. So, ito una, no, MRT, yo. Tapos na. Inaasahan itong magbubukas ngayong July 2022. Ang MRT7 naman, isang ongoing na proyekto ng San Miguel Corporation na nakaschedule na magiging partially operational sa December 2022. Ang North-South Commuter Railway naman ay pagpapatuloy din ng bagong administrasyon. Ang Phase 1 ng proyektong ito mula Malolos, Bulacan hanggang sa Tutuban sa Maynila ay inaasahan na matatapos at maging operational sa susunod na taon. Ang Phase 2 naman ay kasalukuyan na rin ginagawa mula sa Malolos, Bulacan hanggang sa Clark, Pampanga. Grabe no mga chief. Isipin nyo mula Tutuban, Manila to Bulacan, no? Isang tren lang. Men, ang laking ano nun? Ang laking, ano ba tawag dito? Ang laking ginawa nun, men. Kasi diba yung mga ganito, kadalasan pag Manila to Bulacan, to Pampanga, to Nueva Ecija, to ganito, ganyan. Laging ano, diba? FX, bus. Pero train, men. Lupit nyan, parang from here, from New York to Long Island, yung mga ganun. Magandang projects to, mga chief. To mga train na ito ang primary at pinakakailangan na transportation ng mga New Yorker, mga chief. Kasi sa Manhattan, kadalasan nagtatrabaho yung mga tao. Traffic, imposibleng mag-drive. Mag-drive ka man, malilate ka for sure. Tapos napakamahal ng parking. Pero dahil sa subway, sa mga train, napapagaan yung buhay namin. So, ganun din kahit saan, men. Yung train na to mga projects na train na to, mga chief, malaking ginhawa yan, men. Samantala, ang Phase 3 naman ng North-South Commuter Railway mula sa Solis sa Tondo hanggang sa Calamba, Laguna ay inaasahan naman na sisimulan ngayong taon o di kaya sa susunod na taon, 2023. Ang Metro Manila Subway Project, ang kauna-unahang subway system dito sa ating bansa, ay nagsimula na nga ang Phase 1 ng proyektong ito mula Valenzuela hanggang sa North Avenue. Ang LRT Line 1 Cavite Extension ay isang ongoing na proyekto na magtatayo ng 8 bagong istasyon mula sa Baclaran hanggang sa Bacoor, Cavite. Inaasahan naman na magiging operational ito sa susunod na taon, 2023. Ang pinakamalaking airport project ay nagsimula na rin. Isa itong public-private partnership project ng San Miguel Corporation. Ito ang New Manila International Airport na itinatayo ngayon sa Bulacan.
Tatlo pang proyekto na nasimulan ng Duterte administration na naghihintay na lamang ng pondo mula sa loan na ipapahiram ng bansang China upang masimulan ang mga ito. Una ay ang PNR Bicol Project mula Banlic, Laguna hanggang sa Daraga Albay. Ang Mindanao Railway Project, ang kauna-unahang railway system sa Mindanao. At ang Subic-Clark Railway Project na kauna-unahang cargo railway dito sa ating bansa. Grabe mga chief, no? So kumbaga parang yung mga lugar-lugar sa Pinas magiging konektado na lang kasi dahil sa train, no? Kumbaga mas mapapadali yung transportation. Tapos sa Manila, yung mga MRT, binubuoan nila ng bagong stations. Para ano, kasi diba na-experience ko nun sa Pinas, nung nasa Pinas pa ako. Nag-aaral ako sa Pasay. Tapos minsan pag ayaw ako mag-jeep, nag-LRT ako. Grabe yung pila mga chief. Mula sa baba, tapos aakit kayo ng hagdan, sabay pa zigzag pa yung hagdan, sabay to the, ano, yung turnstile, yung inaanohan ng ticket. Grabe. So, pero kung dadami na yung mga istasyon, mas mapapaikli yung mga pila, di ba? So, magandang proyekto to. Ito mga trend men. Malupit yan. Lahat ng mga proyektong yan ay ipopondohan ng bansang China. Ang ilan pa mga proyekto na inaabangan natin na masimulan sa pagpasok ng bagong administrasyon, ang Sangli International Airport Project, naghihintay na lamang ng approval sa proposal na ibinigay nila sa provincial government ng Cavite. Ito ay isang public-private partnership project. Ang MRT4 project, ang kauna-unahang monorail system dito sa ating bansa mula sa New Manila, Quezon City hanggang sa Taytay, Rizal. Ang proyektong ito ay nakaschedule na magsimula sa taong 2024. Ang EDSA Greenways project na na-delay ang pagsisimula dahil sa pandemya, nakaschedule na itong simulan sa taong 2024. Ang LRT2 West Extension naman, kung saan magtatayo ng tatlong bagong istasyon, ang Tutuban, Divisoria at Pier 4 stations. Abangan pa natin ang update kung kailan sisimulan ang proyektong ito. Ang mga bridge project naman, katulad ng Pangil Bay Bridge, ang pinakamahabang tulay sa Northern Mindanao, ito ay nasimulan na at matatapos sa susunod na taon. Ang Panay Guimaras Negros Island Bridge, ang tulay na magdudugtong sa tatlong island provinces sa Western Visayas, inaasahang sisimulan na rin sa susunod na taon. Ang dalawang bridge project na yan ay pinondohan at sinuportahan ng bansang South Korea. Ang Bataan-Cavite Interlink Bridge, nakasalukuyan pang ginagawa at tinatapos ang detalyadong engineering design nito. Grabe din ano, mga chief, yung mga tumutulong sa atin, no? China, Korea, no? So talagang malakas din tayo sa ibang bansa, eh, no? Nakahiram tayo ng mga ano, ng mga funds. Ilan lamang yan sa mga pinakamalalaking build projects na ipagpapatuloy ng bagong administrasyon. Ang Taguig Integrated Terminal Exchange, ang monorail mula sa EDSA TAP papuntang Molovesia, ang BGC SkyTrain Project, kasama na ang bagong Pasig River Expressway. Lahat ng mga proyekto niya Pasig Expressway, yun. Yan ay PPP Project. At napakarami pa mga airport, seaport, railway, bridge, highway na inaasahang masisimulan at tatapusin sa loob ng Marcos administration. Anong masasabi mo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. So maraming salamat Kuya Neon Flix, no? So ito ang komento ko ngayon. So ito mga proyekto na ito mga chief na ipagpapatuloy ni President BBM. Malaking tulong to sa bawat mamamayan, sa bawat madlang people. Kasi yung mga trains, mga expressways, mga bridges, ang laking ginhawa niyan sa buhay ng mga tao, mga chief. So isipin niyo, 'di ba, iba nag-aeroplano pa, yung iba nagbabarko pa. Alam niyo, hindi naman lahat ng tao mayayaman. Kaya lang nila minsan mag-commute or mag-drive. So ito mga nagko-connect na to sa mga lugar-lugar. Malaking ginhawa to sa bawat ano, madlang peeps mga chief. Yan ang komento ko. So magandang proyekto to. Kasi nga pansin ko sa mga nare-review ko about kay PBBM, mahilig siya mag-build. Mahilig siya magtayo-tayo ng mga infrastructure. Kaya hindi ko pa rin kayang banggitin ang galit.
Masa yung mga ano, mahilig siya mag-builds ng mga ano, ng mga magagamit ng tao. So ayun, yung mga itutuloy ni Marcos, ng itutuloy ng Marcos administration mula sa Duterte administration. So ayan mga chief na naispatan na natin. Biggest projects of Marcos administrations, build back better. So ayan mga chief. So alam niyo na, ingat kayo diyan and God bless mga chief.